sa isang maliit na bayan. Isang pangkaraniwang estudyante ang nagngangalang Marco. Bagamat masipag siyang mag-aral, kinakailangan niyang magtrabaho upang mapanatili ang kanyang pag-aaral. Ang kanyang araw-araw na buhay ay puno ng pagsusumikap. Nagtatrabaho ng maghapon at nag-aaral ng magdamag. Ang kanyang trabaho ay nasa isang lumang silid-aklatan sa tabi ng kanyang paaralan. Ginugol niya ang maghapon sa pagsusuri at pag-aayos ng mga luma at sira-sirang aklat. Minsan habang naglalakad siya pauwi sa madilim na kalsada, naririnig niya ang mga kwento ng mga kasamahan niya sa trabaho tungkol sa misteryosong pangyayari sa silid-aklatan. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Marco sa silid-aklatan, napansin niyang may isang lumang libro sa isang sulok na tila ba hindi niya napapansin noon. Ngayon lang niya ito nakita sa tanang buhay niya. Ang takip ng libro ay puno ng alikabok at ang pabalat ay parang may nakatagong lihim. Strange Tales of the Occult ang nakasulat sa pabalat ng libro. Agad na nag-alinlangan si Marco kung dapat niyang buksan ang libro o hindi. Ngunit ang kanyang curiosidad ay mas malakas kaysa sa takot. Binuksan niya ang libro at napansin ang mga salitang isinulat sa unang pahina. Sa bawat pahina ng aklat na ito, mas magiging masalimuot ang iyong kapalaran. Yun ang nabasa niya sa unang pahina. Nang matapos basahin ang mga salita, biglang uminog ang hangin at nagdilim ang paligid. Si Marco ay napaso ng matindi at nang bumukas ang kanyang mga mata. Napagtanto niyang nasa ibang lugar na siya. Ang kanyang paligid ay puno ng malalaking puno. Nagdadala ng sikip at takot sa kanyang puso. Laking gulat ni Marco nang makita niya ang mga katawang nakabitin sa mga puno. Ang mga ito ay may mga mukhang kakilala niya. Mga kasamahan niya sa trabaho na ngayon nangingibabaw sa mga sanga ng puno ang mga katawan na naaagnas na. Samahan mo kami, Marco. Sabay awit ng mga katawang bitin. Sabay-sabay na lumilipad patungo sa kanya. Hinabol siya ng mga ito. Tila mga multong uhaw na uhaw sa kaluluwa niya. Tumakbo si Marco ng mabilis. Nagmumula sa isang puno patungo sa isa pang puno. Ngunit tila ba walang katapusan ang pagkabuhay ng mga katawang nakabitin sa bawat punong dinadaanan niya. Nang makarating siya sa isang malawak na bukana, napansin niya ang isang itim na silweta na naghihintay sa gitna ng madilim na kagubatan. Sa kanyang kaba, napagtanto ni Marco na ang silweta ay kamukha niya. Siya mismo ang naghihintay sa kanyang sarili. Sasama ka ba? O kukunin kita? Ang matinis na tinig ng kanyang sarili na puno ng galit at pangungutya. Pakiusap, ano ang kailangan niyo sa akin? Wala akong ginagawang masama sa inyo. Sagot niya rito habang nanginginig ang boses. Simple lang naman ang kailangan mong gawin kung gusto mo pang makabalik sa mundo. Kunin mo ang librong ito at alagaan. Wag na wag mo itong iwawala o susunugin, gaya ng ginawa ng dating mga nagmay-ari nito. Kung ayaw mong mangyari sa'yo ang nangyari din sa kanila. Pagkasabi nun ay unti-unting umikot ang kanyang paningin hanggang sa bumalik siya sa silid-aklatan, sa tabi mismo ng lumang libro. Ang mga salita sa unang pahina ay naglaho at ang kanyang paligid ay bumalik sa normal. Nang makabalik siya sa kanyang tunay na mundo, hindi siya makapaniwala sa nangyari.
Nang araw na yun, nagkaroon siya ng kakaibang takot at pangamba sa anumang bagay na may kinalaman sa lumang aklat. Pero naalala niya ang sinabi ng kanyang kahawig sa mundo ng librong yun. Kailangan daw niya itong itago at alagaan at huwag iwawala o susunugin. Kahit labag sa kanyang kalooban, sinunod na lang din ni Marco ang utos ng libro. Inuwi nga niya ito sa kanila at dinala sa kwarto niya. Tuwing umaalis siya ay nakatago lang ito sa aparador. Pero tuwing nandoon siya ay lagi niya itong pinagmamasdan, kahit wala naman itong laman. Lahat ng mga nakasulat doon na una niyang nakita ay naglaho. Bawat pahina ay wala ng laman. Isang blankong libro. Ngunit sa kabila nun, ayaw pa rin niya itong itapon, iwala o sunugin. Dahil baka magkatotoo ang napanaginipan niya tungkol dito. Ngunit, isa nga ba talagang panaginip yun? Nagsikap pa rin si Marco na tapusin ang kanyang pag-aaral at makamit ang pangarap na maging isang propesyonal. Nagpatuloy ang pagiging working student niya sa loob ng mahigit 2 taon. Sa mga panahong yun, nakaipon na siya ng sapat na pera para mapaaral ang sarili niya hanggang sa pagtatapos. Nang makita kasi ng boss niya ang kanyang potensyal, pinaalis na siya nito sa silid aklatan. Bagkus ay nilipat siya sa isang call center na pag-aari mismo ng kakilala nito. Doon na siya nito pinagtrabaho kung saan triple ang kinikita niya. Kaya hindi na lang niya natutugunan ng mga mahahalagang gastusin niya ngayon sa bahay at sa eskwelahan. Dahil nabibili na rin niya ng luho ang kanyang sarili. Ganito pala ang pakiramdam kapag marami ng pera. Masasabi ni Marco nang mula nang mapasakan niya ang misteryosong libro, sunod-sunod na ang mga swerteng dumating sa buhay niya. Ewan ba niya pero nagsimula ang lahat ng ito mula nang iuwi niya ang libro. Kaya naman malaki ang pasasalamat niya rito. Mas lalo pa niya itong iningatan. Linggo-linggo pa nga niya itong pinupunasan ng malinis na basahan para kahit papaano magmukha muling bago. Ito ang nagbibigay ng swerte ngayon sa kanya. Kaya dapat lang na alagaan pa niya ito ng mabuti. Makalipas ang 4 taon, graduate na si Marco. Naging successful ang kanyang karir. Nakapasok siya sa isang malaking hotel at nakabili na rin ang sariling condo unit. Ang mga magulang naman niya ay madalas nang nasa mga pasyalan at bakasyonan. Marami na rin siyang natulungan sa mga kamag-anak niya. Nang maisaayos na lahat ang kailangan sa condo unit, naghanda na siya sa paglipat niya roon. Dahil bagong bahay, bagong buhay. Nais niyang maging bago ang lahat ng ipapasok niya sa napakaganda at napakalaki niyang kondo. Kaunti na lang sa mga gamit niya sa lumang bahay ang nadala niya doon. Dahil ang iba ay naisipan niyang ibenta na lang o di kaya'y ipamigay sa mga kamag-anak niyang nangangailangan. Kabilang na nga doon ang aparador niya na dati niyang lagayan ng mga damit. Pati nga ang mga damit niya ay kasama na niyang pinamigay. Nais kasi niya na bumili na lang din ng bagong mga damit. Sando, shorts, underwear, mga damit panlakad. Basta lahat ng gusto niya sa loob ng kanyang kondo ay bago. Ayaw na niyang makakita doon ng lumang mga gamit sa luma niyang bahay. Maliban na lang sa mangilan-ngilang may sentimental value na sa kanya. Habang nag-aayos si Marco sa mga bagong gamit niya sa kondo, bigla niyang naalala ang librong itim na matagal na niyang inaalagaan. Napansin niya na wala na ito ngayon sa kanya. Hindi na niya ito nakita mula nang maglipat siya. Marahil ay nasama na rin ito noong ipamigay niya ang aparador, pati ang mga damit na laman nun.
Pero hindi na ito gaanong inisip ni Marco. Sa mga panahon kasing yun, marami nang nagbago sa kanya. Nakapokus na lang ngayon sa trabaho at sa negosyo ang utak niya. At wala na siyang panahong maniwala ulit sa mga himala, milagro o kababalaghan. Para sa kanya, isang parte na lang ito ng nakaraan na dapat ng talikuran. Bagong bahay, bagong buhay, ika nga. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ay biglang nagising si Marco sa isang pamilyar na lugar. Gulat na gulat siya nang masilayan muli ang mundong nakapaloob sa itim na libro. Pati na rin ang mga bangkay na nakabitin doon. Sa di kalayuan, muling nagpakita ang itim na silweta niya. Mukhang asinsado ka na ngayon, Marco, at nagawa mo na akong kalimutan. Sino ka? Natatakot niyang sabi habang napapaatras. Tunay ngang walang kwenta ang mga tao. Matapos mong tulungang makaangat sa buhay, kalilimutan ka na lang. Nakita mo na nga ang aking kapangyarihan, pero mas pinili mo pa rin talikuran ang lahat ng tungkol sa akin. Dahil nga sa mayaman ka na, gusto mo lahat ng mayroon sa buhay mo ay bago na. Ayaw mo nang isama sa kasalukuyan ang mga dating bagay na naging dahilan ng pag-unlad mo. Alam mo ba kung ano ang kapalit nito? Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya. Wala naman akong masamang intensyon eh. Gagamitin ko rin naman sa mabuti lahat ng ito. Alam mo yun. Ginamit ko lahat sa mabuti ang mga binigay mong swerte sa akin. Bakit naman kailangan mo pa akong parusahan? Kung naiwalaman kita, hindi ko sinasadya yun. Kung gusto mo, hahanapin ko na lang uli ang libro para sa'yo. Hindi na kailangan. Sigaw ng itim na anino. Ganyan din ang sinabi sa akin ng iba pang tao na tinulungan ko. Pare-pareho nga lang talaga kayo. Kapag umunlad na sa buhay, kalilimutan na lang ang lahat sa nakaraan. Hindi na kayo marunong lumingon sa pinanggalingan. Kaya humanda ka sa pinakamatinding pagbagsak ng iyong mararanasan. Ilang sandali pa, biglang lumukob sa kanya ang mga bangkay sa paligid. At ang itim na silweta ay lumaki ng lumaki, hanggang sa sakupin nito ang buong kalangitan. Wala nang ibang ginawa si Marco kundi ang magsisigaw. Sa totoong buhay, makikita ang katawan niyang umuungol at lumalakad kahit tulog. Ilang saglit pa, binasag niya ang bintanang disalamin ng kondo at walang pag-aalinlangang lumundag doon. Kinabukasan, laman na si Marco sa balita. At lingid sa kaalaman ng lahat, siya na ang ika-isang daan na biktima ng misteryosong libro na nagbibigay umano ng matinding swerte sa sinumang magmay-ari nito. Pero oras na maiwala ito o kalimutan ng may-ari dahil sa pag-asenso, matinding kamalasan din ang binibigay nito. Good luck, ate. Masaya ako para sa'yo. Nakangiting turan ni Laika sa nakatatandang kapatid na si Angel. Maraming salamat, Laika. Sana naman maging maganda ang kalalabasan nito. Para naman makatikim na tayo ng kaginhawaan sa buhay. Sagot naman ni Angel sa nakababatang kapatid. Pictorial niya ngayon para sa isang magazine. Siya ang nakuhang cover girl para sa anniversary special issue ng Jade Magazine. Isang sikat na magazine company sa bansa.
Wala sa isip niya na makukuhang isang modelo balang araw. Sa di inaasahang pagkakataon ay may nag-offer sa kanyang mag-pose bilang cover girl isang araw. Habang naglalakad siya sa isang mall, na agad naman niyang tinanggap para na rin makatulong sa pag-aaral ng kanyang nakababatang kapatid. Maganda naman talaga si Angel. Sa katunayan ay itinuturing siyang Pilipino version ng American singer at songwriter na si Taylor Swift ng ilang mga kakilala. Kamukhang kamukha talaga niya ang nasabing aktres. Hindi na mabibilang ang mga pagkakataong napagkamalan siyang si Taylor habang nakasakay sa jeep o kahit naglalakad lang sa kalsada. Matapos magpaalam sa nakababatang kapatid ay umalis na si Angel patungo sa studio kung saan gaganapin ang pictorial. May sariling studio ang magazine company na yon. Naabutan niyang nasa studio na ang babaeng photographer na si Jeneline, ang head editor na si Khan, at ang isang guard na nakilala niya sa pangalang Maki. Naging madali naman para kay Angel ang photoshoot dahil madali naman niyang nagagawa ang gustong pose na gusto ng head editor sa bawat shots nila. Laking gulat ni Maki nang marinig ang isang napakalakas na sigaw mula sa loob ng gusaling pinagtatrabahuhan. Gabi na yon at duty niya sa mga oras na yon. Alam niyang ang bagong layout artist nila na si Josel ang sumigaw dahil nasa loob ito at nag-o-overtime sa ginagawang layout ng anniversary special issue ng Jade Magazine, ang kumpanyang kanyang pinagtatrabahuhan. Kumuha sila ng bagong layout artist matapos matagpo ang patay ang official layout artist nila na si Miguel isang gabi habang nagtatrabaho ito para sa kaparehong layout na ginagawa ngayon ni Josel. Nakita na lamang nila itong walang buhay na nakahandusay sa sahig. Dilat ang mga mata, nakabuka ang bibig at puno ng takot ang mukha. Ayon sa initial investigation ay namatay ito sa atake sa puso. Pero may hakahakang may ibang dahilan sa pagkamatay nito. Patuloy pa rin ang imbestigasyon sa pagkamatay nito. Pero wala pa ring lead ang mga otoridad hanggang sa ngayon. Napaatras si Maki nang makita ang papalapit na si Josel. Puno ng takot ang mukha nito habang patakbong tinungo ang kinaroroonan niya at walang salitang nilisan nito ang gusali. Nagtataka man ay pumasok si Maki sa loob para tignan kung ano ang maaaring naging dahilan ng bigla ang pag-alis ng kanilang layout artist. Wala naman siyang nakitang kakaiba sa loob. Maayos ang pagkakalagay ng mga gamit at nakabukas pa ang computer na ginagamit ni Josel sa pag-layout. Nakita niya sa malapad na screen nito ang napakagandang mukha ng isang babae, ang kanilang cover girl na si Angel. Matapos mangyari ang bagay na yon, ay hindi na nagpakita pa si Josel sa kumpanya. Kaya wala silang naging choice kundi ang humanap ng bagong layout artist. Dalawa pa ang sumunod kay Josel, ang mga layout artist na sina Mia at Mary Roxanne. Ngunit katakatakang yun din ang nangyari sa mga ito. Masaya si Nathaniel sa araw na yon. Natanggap siyang layout artist ng Jade Magazine. Siya ang gagawa sa layout ng anniversary special issue nito. Ayon sa head editor ay nasimulan na raw ang layout. Sa katunayan ay konti na lang ang tatrabahuhin niya. Gagawan na lamang niya ng cover ang magazine at konting retouch na lang sa ibang parts. Kung magiging maayos ang trabaho niya, maaaring siya na ang maging official layout artist ng Jade Magazine. Matapos gawin ang ilang editing sa ibang parts ng magazine, ay napaunat si Nathaniel sa kinauupuan. Cover na lang at tapos na siya. Napasulyap siya sa kanyang relo. Hapon na pala. Pero nanghihinayang naman siyang iwan ang ginagawa
dahil matatapos naman na niya ito ilang oras na lang. Ang cover ang pinakamahirap gawin dahil kailangan maging catchy ito. Pero may ideya naman siya, kaya hindi na siya masyadong mahihirapan. Agad namang pumayag ang head editor matapos niyang magpaalam na mag-o-overtime na lang siya para matapos na ang layout. Siya lang ang maiiwan sa gusali at ang guard on duty na si Maki. Nagpahinga muna si Nathaniel. Pasado 6:00 na siyang nagsimula sa trabaho. Sinimulan niyang mamili ng picture na gagamitin para sa cover. Isang close-up photo ng cover girl ang kanyang napili. Napahanga siya sa babae sa larawan. Napakaganda nito. Kung hindi tititigan ng maayos ay masasabi mong si Taylor Swift nga talaga ito. Sinimulan na niyang gawin ang cover. Matapos mapaste ang napiling picture sa program na ginagamit, ay napangiti siya. Maya-maya'y biglang namatay ang computer. May kuryente naman. Muntik na siyang mahulog sa kinauupuan sa sobrang gulat sa kanyang nakita sa screen. Matapos itong nagbukas mag-isa, ang napakagandang mukha ng babae ay biglang naging duguan. Hindi niya maintindihan ang sarili dahil wala siyang naramdamang takot sa mga oras na yon. Bagkus ay lumapit pa siya at tinitigan ang mukha nito. Parang nakita niyang may tumutulong luha sa mga mata nito. Nanginginig ang mga kamay na kinapa niya at pinindot ang mouse para i-close ito. Maya-maya'y biglang naging video ang larawang nasa screen. Tulong! Katakot-takot ang boses ng babae sa video. Parang nasa ilalim ito ng hukay. Sa puntong yun ay nakaramdam na siya ng takot. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Parang nanuyo ang kanyang lalamunan. Gusto niyang tumakbo ngunit wala siyang maapuhap na lakas mula sa kanyang mga kalamnan. Patuloy na gumagalaw at nagsasalita ang babae sa video. Napapikit na siya sa sobrang takot. Parang kinakapos sa hiningang napasinghap si Nathaniel matapos magising sa isang malalim na pagkakatulog. Nagpalingalinga siya sa paligid. Nakatulog pala siya nang magpahinga siya matapos magpaalam sa head editor na mag-o-overtime siya. Panaginip lang pala ang lahat, kaya napaunat siya sa kinauupuan para simulan na ang gagawin. Sinimulan niyang mamili ng picture na gagamitin para sa cover. Isang close-up photo ng cover girl ang kanyang napili. Napahanga siya sa babae sa larawan. Napakaganda nito. Kung hindi tititigan ng maayos ay masasabi mong si Taylor Swift ito. Sinimulan na niyang gawin ang cover. Matapos mapaste ang napiling picture sa program na ginagamit, ay napangiti siya. Maya-maya ay biglang namatay ang computer. May kuryente naman. Muntik na siyang mahulog sa kinauupuan sa sobrang gulat sa kanyang nakita sa screen ng computer matapos itong magbukas ng mag-isa. Ang napakagandang mukha ng babae ay biglang naging duguan. Hindi niya maintindihan ang sarili dahil wala siyang naramdamang takot sa mga oras na yon. Bagkus ay lumapit pa siya at tinitigan ang mukha nito. Parang nakita niyang may tumutulong luha sa mga mata nito. Nanginginig ang mga kamay na kinapa niya ang mouse para i-close ito. Maya-maya'y biglang naging video ang larawan sa screen. Tulong! Katakot-takot ang boses ng babae sa video. Parang nasa ilalim ito ng hukay. Sa puntong yun ay nakaramdam na siya ng takot. Gusto niyang sumigaw ngunit walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Parang nanuyo ang kanyang lalamunan. Gusto niyang tumakbo ngunit wala siyang maapuhap na lakas mula sa kanyang mga kalamnan.
Patuloy na gumagalaw at nagsasalita ang babae sa video. Napapikit na siya sa sobrang takot. Mukhang nangyari na ito. Nananaginip lang kaya siya? O totoo na ang lahat? Iminulat niya ang mga mata. Walang nagbago. Kung gayon ay totoo na nga ang lahat. Biglang namatay ang computer. Sa muling pagbukas nito ay nakita niya sa screen na nakabukas ang isang folder. May lamang isang video. Natatakot man ay buong tapang niyang binuksan ang video. Kuha yun mula sa isang CCTV camera. Alam niyang may gustong ipahiwatig ang babaeng nasa magazine sa kanya. Nakita niyang lumabas sa isang CR ang isang lalaking nalaman niyang isang guard dahil sa suot nitong uniforme. May hinihila itong malaking bagay mula sa loob. Bangkay. Bangkay ng isang babae. Nagpalinga-linga sa paligid ang lalaki sa video. Mas lalo pa siyang nagulat nang malamang ang guard pa lang si Maki ang nasa video. Maliwanag na sa kanya ang lahat. Alam na niya ang nais ipahiwatig ng babae sa magazine. Agad niyang kinopya sa kanyang flash drive ang video at ipinasok sa kanyang bulsa. Dali-dali niyang niligpit ang mga gamit at umalis na sa gusaling yon. Matapos maisuplong sa mga pulis ay agad na ikulong si Maki. Matapos makitang sapat na ang video bilang ebidensya sa krimeng nagawa nito. Masayang masaya si Kan. Sa wakas ay narilis na rin ang anniversary special issue nila. At talaga namang umani ito ng mga positibong feedbacks mula sa mga mambabasa. Matapos makita ang Filipino version ni Taylor Swift na siyang napiling cover girl sa issue na yon. May ngiti sa kanyang mga labi habang binubuklat ang magazine. Nasa loob siya ngayon ng kanyang opisina. Napakaganda talaga ni Angel. Sumilay ang isang malademonyong ngiti sa kanyang mga labi. Isang napakalakas na sigaw ang pinakawalan ni Kan. Matapos makita ang bigla ang pagbabago ng anyo ng magandang mukha sa magazine. Isang nakakatakot na mukha ang kanyang nakita. Puno ng galit ang nagbabagang mga mata nito. Biglang lumabas ang dugo ang kamay nito mula sa magazine at buong higpit na sinakmal ang kanyang leeg. Napaluha siya sa sobrang pagsisisi. Pagsisisi sa ginawang panghahalay at pagpatay sa cover girl ng magazine na yon. Nagkamali siya sa pag-aakalang makakaligtas siya sa ginawang krimen matapos ma-frame up ang inosenteng gwardyang si Maki. Natagpuan ng ibang empleyado ang walang buhay na head editor sa loob ng opisina nito na nakatakip ang isang magazine sa mukha nitong dilat ang mga mata at nakanganga ang bibig. Nainisip na lamang nilang namatay sa atake sa puso.